hindi madali ang mamuhay dito sa Amerika. Kasi dapat lahat ay alam ninyo, dapat alam ninyo lahat ang gawin ng trabaho, lahat dito ay ginagawa ng sarili mo. Wala kang katulong at hindi ka pwede dito na magpatulong sa ibang tao kasi dito kanya-kanya. Kanya-kanya kayo nang gagawin. Hindi kayo pwedeng tumawag ng tulong kasi nga walang tutulong sa inyo. Kaya ganoon. Kaya hindi better process ang pagtira sa Amerika. Pero dahil nga ikaw ay laging nananalangin sa Panginoon, humingi ka ng kalakasan. Kasi kapag humingi ka ng kalakasan sa Panginoon, makakaya mo lahat. Kasi sabi nga sa Bible, I can do all things through Christ which strengthening me. So yun, kaya palagi nating sasangguni sa Panginoon ang lahat. Lagi tayong mananalangin sa Panginoon. Yun lang. So, ang buhay talaga dito sa ibang bansa ay hindi napakadali. Hindi rin madaling kitain ng pera dito at hindi rin madaling mamuhay. Lalo pa ang mga tao dito ay kanya-kanya ng trabaho, mga busy mga tao dito. At saka dito, ang maganda lang din naman sa Amerika, may mga kanya-kanyang trabaho. At isa pa, walang pakialaman kasi mga busy ang mga tao dito. Kasi ang bawat oras dito ay mahalaga. Kaya wala ka ditong makakausap kundi ang sarili mo. Ayoko ako. Eto, nag-vlog na rin ako kasi nga nakakausap ko rin kayo sa salita natin, sa lingwahe natin. Kasi kung ako ay hindi magba-vlog naman, nakaka-boring. Talagang nakaka-boring talaga sa Amerika at sa ibang bansa. Dapat makikipagkaibigan ka. Pero syempre, dito, hindi ka pwedeng makipagkaibigan. Kasi hindi mo nga sila kilala. Ang kakaibiganin mo lang dito ay ang asawa mo. Dahil yan ang kasama mo lagi. So, ganoon. Ayan. Marami na akong naikwento sa inyo. By the way, ako yung naglalaba. Kaya ang dami ko na namang kwento. At least, nandito ako sa patio namin. So, ginawa ko yung patio namin na maayos para kahit papaano, nakaka-relax ako at nakakalabas ng bahay. Kasi lagi akong nasa labas ng bahay. Ay, nasa loob ng bahay. Especially dito sa Amerika, kapag natapos kong magtrabaho from work, and then babalik uli sa bahay, patutulog, kakain, ganun lang ang buhay namin na nasa ibang bansa. So ngayon ako ay nasa patio namin, so malakas yung hangin at masarap din mag-stay dito sa labas kasi kahit papaano ay nakaka-refresh yung fresh air, and then nakaka-refresh din itong tumingin sa clouds. So look at these clouds, papakita ko sa inyo. Kasi dito ang sarap din minsan kasi lumabas lagi ng bahay, pero ibang iba talaga pag nasa Amerika ka at saka pag nasa Pilipinas ka. Compare sa Pilipinas, kahit na wala kang sasakyan, maglakad ka lang sa tabi-tabi, makakagala ka na at makaka-chismis mo na yung kapitbahay mo o pwede mo mapuntahan yung kaibigan mo, di ba? Dito naman sa Amerika, hindi, kailangan mo, especially dito sa Vegas, kailangan mo dito lagi may sasakyan, lagi kang sasakay sa sasakyan kasi pag naglakad ka, delikado kasi ang naglalakad lang dito talaga yung napakahirap, yung walang sasakyan. Yung iba naman may sasakyan pero ayaw nilang gamitin, kaya lang, syempre, huwag kayong makikipag-usap sa ibang tao kapag kayo ay nasa ibang bansa, lalo na kung hindi nyo kilala kasi delikado nga. So dapat ang sarili nyo lang kaibigan niyo. Ang sarili nyo kausapin ninyo at ang asawa ninyo. O yan, marami na naman akong naikwento sa mga ka-YouTuber ko, ka-vlogger ko at mga ka-chismisan ko. At ngayon ay ako ay nakapagsalita ng Tagalog dahil nga nasa working asawa ko. Papakita ko sa inyo ang aking patio. Ito ay inayos ko lamang, sarili kong decoration kasi nga nakaka-boring dito sa Amerika. Ang hirap-hirap magtanim.
ang hirap magtanim dito sa Vegas, hindi nabubuhay ang halaman ko, namamatay dahil nga sa init. Right? Ngayon nagtanim ako ng grapes. Ito yung grapes ko. Teka lang. Ayan yung grapes. Yan yung grapes na nilagay ko. So hindi naman tunay yung grapes na yan kasi nga hindi mabuhay-buhay. Hindi mabuhay-buhay yung grapes. So ginawa ko lang yung grapes kasi para magandang tingnan. So ayan. Yung grapes na yan, hindi yan tunay kasi nga ang hirap makapamuhay o mahirap magbuhay ng halaman dito kasi nung nagtanim ako ng kamatis, hindi na buhay. Kaya ayan. Diba? Ang ganda. Parang totoo. So, yung grapes na yan, hindi siya tunay. Kasi, ang hirap kayong magbuhay dito ng halaman. Ayan o, grapes yan. Ayan, papagandahin ko pa yung patio. Kasi yung patio namin, pinakaiba sa lahat. Kasi ako, maarte ako. Gusto ko maganda yung aking ginagalawan. Kasi kaya ako nagsasalita ng lingwahe natin. May dumadaan dito. Mga ano kayang pwedeng itawag sa mga ibang lahi? Yung mga Spanish. Mga tinapay. Yun yung mga tinapay. Marami kasi dito mga tinapay. Ngayon, marunong din ako ng konting lingwahe ng mga tinapay. Alam ninyo ang mga tinapay, hindi malilinis yan sa bahay. Yan, nakichismis-chismis na ako. Kaya ako, minsan, pinapakita ko malinis tayo mga Pinay. Mahilig tayo maglinis ng bahay kasi nakagawin na natin maglinis ng bahay. Pero sa totoo lang, hindi to chismis ha, sa totoo lang ha. Ang mga tinapay, yan yung mga Spanish. Ang mga tinapay, ano yan, mga burara, ewan ko kung lahat. Sorry Lord, hindi sila malinis sa kapaligiran, hindi sila malinis sa bahay. Yan ang mga napapansin din na iba. Pero ewan ko ha, hindi naman siguro lahat. Hindi naman ako nagkikriticize. Ito ay napag-uusapan lang. Kasi ang mga most of the time, ang mga kapitbahay namin dito, yung mga tinapay. Mga puti rin. Tapos, ako naman, hindi ko sila pinapakialaman. Ayokong makialam. Kasi, dito nga sa Amerika, walang pakialaman. Buhay mo, bahala ka sa buhay mo. Basta may pera ka. Basta nagbabayad ka ng renta mo. Hindi ka papaalisin. Hindi ka papaalisin. Pero, sa totoo lang, ang importante talaga ay meron kang sariling trabaho. Magtrabaho ka, mag-ipon ka ng pera, at ikaw ay magtipid. Kung kailangan tipirin ang iyong sarili, magtipid ka. Pero sa pagkain, hindi ako matipid. Talagang matakaw ang mga Pilipino. Hindi ako matipid sa pagkain. Kinakain ko lahat ng gusto ko. Kaya, bibili uli ako bukas ng mga pagkain sa Asian food. So, nasa na yung asawa ko lapa. Sa Asian food, bibili ako ng pagkain. Tapos, ay nako, magluluto ako ng sopas, magluluto ako ng pansit, magluluto ako ng ano pa ba. Kasi pag nagigrib ako sa pagkain Pinoy, talagang bumibili ako sa Asian store. Kasi nga ayaw ako nang bumili online. Dahil pag bumili ka ng online ng pagkain, hindi masarap. Tapos hindi mo pa alam kung malinis ang pagkakaluto. Kaya ngayon, nagluluto na lang ako. Yun. So, ayan. Ang dami ko nang nasabi uli. Ang dami ko nang nagawang video. Ay, kakalokang buhay. Pero alam ninyo, dito sa Amerika, ito ay real talk lang, ha? Sariling karanasan ko itong aking mga sinasabi. Kailangan mo ay magpakatatag. Kailangan mong maging matibay, maging matigas ang puso mo, huwag ka agad iiyak, huwag ka agad magmamakaawa, dapat palaban ka, lalo na dito sa ibang bansa, huwag kang magpapape, tayo pang mga Pinoy, matatapang tayo, di ba? Pero, kailangan magpakumbaba ka pa rin, kasi pag may katwiran, ipaglaban mo. Kapag mayroon kang mga nakakaaway, minsan, huwag kang huwag kang maging troublemaker, kasi
Kasi ang Diyos kasi, kapag mayroon kang Kristo sa puso mo, halimbawa, ako may Kristo ako sa puso ko, minsan, dinadaan ko na lang sa panalangin. Pero minsan, talagang nagagalit ako, nakikipagsalitaan din ako. At pagkatapos noon, wala na. Pero ayokong sirain yung araw ko. Minsan, ginagawa ko, pinapanalangin ko muna yung isang tao na kaaway ko, nakainisan ko, especially dito sa ibang bansa, minsan may nakakainis. So, ipanalangin lang natin bawat bagay na nangyayari. Ipanalangin natin lahat. Kasi wala na ibang makakatulong sa atin, kundi ang Diyos at ang sarili mo, at ang asawa mo, o ang kung sino man yung kasama mo sa buhay. Yun lang. So, hanggang doon na lang. Napahaba na naman ang aking video na to, ang aking YouTube. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! God bless us all! Cheers!